Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Rito po ang latest news update sa Fabunan Antiviral Injection ay ready to submit na po ang requirements ng CPR o Certificate of Product Registration para makapag-move forward na sa next step na clinical trial. Sana lang po ay madaliin din ang pag-aprubo ng FDA at DOH upang mauumpisahan na ang paggamit sa gamot na ito. Narito ang pahayag ni Sir Mario Marcos na tagapagsalita ng mga Fabunan. Tanghali na pala. Ito po. Inahanda na po namin ang lahat ng kailangan para sa CPR. Ito na po, final. At kompleto na kami. At titignan natin kung anong talagang magagawa ng FDA at mga taga DOH ngayon. Papatunayan namin sa inyo na kami ay seryoso sa aming pinaglalaban. Dadaanan namin lahat ng gusto ninyo, pero siguraduhin nyo lang na walang bulilyaso sa gagawin namin ito. Dahil ito po talagang para sa sambayan ng Pilipino. Nakikita nyo ngayon, ang dami ng nagkakaproblema, lalo ngayon nagkaroon ng naglabasan ang mga tao, hindi naman na lahat na test yan. Ang masamang epekto nito ay yung mga bata na lumabas, malakas ang mga resistensya niyan, mga kabataan. Ngayon, uuwi sa kanilang bahay, mga carrier yan. Ang mangyayari, maapektuhan ngayon yung kanilang mga magulang, yung kanilang mga lolo, lola na nasa kanilang mga tahanan. Yun ang dapat maiwasan. Yung paglabas ng iba na hindi naman importante, pero nakita natin, hindi natin yan maiwasan. Nakita natin yung sitwasyon, aktual na sitwasyon, parang walang nangyari. Pero hindi natin alam yung magiging epekto nito. Ngayon, nandito ang gamot natin na talagang maasahan natin na makakatulong. Pwede siyang maging prevention, pwede siyang cure sa mga may sakit na, at ito ang maganda. Ang tao kasi pag tinamaan na ng virus at na gamot natin, gumaling, 2 to 3 weeks mag-produce yung katawan niya ng antibodies. From there, yung antibodies niya, pwede tayong makadevelop ng vaccine. Ito, monoclonal ang tawag doon na ginagawa ngayon sa ibang bansa. Hindi ba tayo masaya na nandito ang invention ng Pinoy na ligtas na ligtas? Kaya po itong pinaglalaban, bakit? Bilang isang pangulo ng foundation ko, ito yung mission ko. Natulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan sa panahon ng crisis at lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Ang presidente natin, nakita natin, ang gobyerno natin, nakita natin kung paano nila ginawa, in-exert nila lahat ng kanilang efforts, lahat ng kanilang mga ginagawa. Ang kanyang panawagan na sana suportahan natin ang sariling atin. Wala nang ibang makikinabang kundi tayong mga Pilipino lamang kung ito ay magiging successful. At makabalik na rin tayo sa normal na pamumuhay. Maraming salamat po.